Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po ang kinatawan ng Maranao Basketball Association, NBA. Kayo po ay nagtataka at wala po tayo sa Shababia Sports Complex at lalong wala po tayo sa Alrauda Sports Complex. Nandirito po tayo mga kaibigan sa harapan ng accommodation ng Alawi Tunsi. Sa kasalukuyan ay halos isang buwan po, isang taon rather, wala po silang sweldo. At ngayon ay namamahagi po kami kahit na sa maliit na paraan lang po maibigay sa kanila. Ito po ay hinihikayat po namin ang lahat ng mga community leaders, community associations, ball clubs na tulungan po natin sila sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Inuulit ko po, kami po ang kinatawan ng Maranao Basketball Association sa pangunguna po ng aming butihing commissioner na si Dato Khalid Marmay. Andito po tayo sa mag-uumpisa na po tayo sa pamimigay ng tubig, relief goods para sa ating mga kababayan. Kulang-kulang 100 po sila, karamihan. Inuulit ko po, wala po silang sweldo sa halos 1 taon. So alhamdulillah, Ramadan po ngayon at yung gusto pong magsadaka ay alam nyo naman, ngayon ay Ramadan at nataon pa sa huling 10 days. Ito po yung sinasabi na lang Laylatul Qadr. Sabihin mo na close yung hospital nila. Sa ngayon ay totally close po ang kanilang hospital. At tinatawagan namin na pansin ang kinakatawan ng embahada na si Assistant Labor Attaché Daytok at ang ating ambasador na si Mr. Attorney Adnan Alonto na tulungan po natin ang ating mga kababayan. Kahit sa kunting paranlam po at inshallah matutulungan natin sila. Ito po sila, kanya-kanya po na po nakakain ng tubig. Inuulit ko po, kami po ang kinatawan ng Maranao Basketball Association, NBA. Kami ay namamahagi ng kunting tulong. So alhamdulillah, ngayon ay mapapakinggan po natin ang mensahe ng ating commissioner ng Maranao Basketball Association na si Dato Khalid Marmay. So, konting mensahe lang po, Kong, para sa ating mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ito po yung part ng NBA care campaign na pamangin ng mga relief goods. Hindi lang po ito yung pamimigay namin. Kahit ang lockdown po ay namimigay po kami pero hindi lang namin pinakita sa media na iniwasan namin. Pero dahil sa sa urge ng mga official ng NBA ay minabuti namin lumabas na kanilang sa media. Sita karton. Kahit po joint effort po ito ng mga NBA officers, nagtulong-tulong po para kahit papaano makatulong sa ating mga kababayan at namahagi po kami ng tubig. Nagpapasalamat ako sa mga officers ng NBA sa mga contribution nila. Kahit papaano ay nabuo namin itong almost 100 plus na boxes of water. So yun lang po ang masasabi namin. Maraming salamat sa mga nakibahagi sa amin, sa mga officers. Yung mga nandun sa Jeddah na hindi nakasama, yung mga nagluto ng aming pagkain, si Paisar, maraming salamat sa iyo, Titi. Titi Pai, salamat, salamat. Press. Yung mga executive committee ng NBA, hindi po nakasama. Maraming salamat sa tulong nyo. At yun lang po masasabi ko sa alhamdulillah.
naging successful po yung campaign namin. At sana maulit po itong NBA Kiev. It's a part of NBA campaign po ng NBA Maranao Basketball Association. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunod po tatawagin natin ang ngayong kinatawan ng United Bangs Maranao Council Deputy Sheik na si Dato Nasruddin Sharif. Na kasama po sa wala pong sweldo almost a year. So inuulit ko po, ang NBA ay hindi lang po pang sports. Ang NBA ay pang kawanggawa rin po. Kahit sa maliit na paraan, inuulit ko, ay nakakatulong kami sa ating mga kababayan ng district OFW. Yes, Dato Nasruddin Sharif. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nananawagan po kami sa Embahada ng Pilipinas dito sa Jeddah, lalo na po sa Embassy ng Riyadh, kay Ambassador Adnan Alonto, at nananawagan po kami sa ating government sa Pilipinas, kay Senator Bunggu at saka sa mahal natin Pangulo, na sana po matulungan ninyo kami dito sa Alawituns Hospital, dahil mag-iisang taon na po na hindi pa nanunutas ang problema. Ito, ilang beses na namimigay ang mga community leaders, mga community leaders dito sa Jeddah, Makkah, dito sa Western Region, na tinutulungan po ang mga OFW na nawalaan ng trabaho dito sa Alawituns Hospital, ay sana po na itong embassy natin sa Riyadh at saka dito sa Jeddah, na tumulong sila sa mga OFW dito sa Alawituns Hospital, Makkah. Sana po mabigyan ng pansin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngayon po, ang pakinggan po natin ang isa sa ating executive committee, ang treasurer ng United Bangs Maranao Council, si Dato Tatix Bantong, si Hawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po yung tinatawan ng NBA Maranao Basketball Association dito sa Jeddah, at kami po ay namahagi ng tulong natin sa ating mga kapwa Pilipino na mga Muslim na mahigit almost 1 year wala silang sahod. Kami po ay nananawagan pa sa mga community leader na nandito sa kingdom na tumulong din po tayo sa abot nating makakaya. Ito po ay malaking gatimpala dahil kabuuan ng Ramadan. Yun lang po, at maraming salamat on behalf of the AUBC. Surprisingly, yung mga ating mga players ay wala po sa hard court ngayon. Nandito po at nagkakakawang gawa, namimigay ng ating konting, ayun, ang ating MVP, si Mr. Sadiq. Yes. So sa ngayon po, alhamdulillah, patapos na po itong ating pamimigay. Malayo po ang aming nilakbay. Imagine, from Jeddah to Makkah. At ito lang po ang aming pinunta rito. At iniwan po namin ng aming pamilya na nagain ng aming futur para kami ay pumunta rito. Alang-alang lang sa ating mga kababayan. Nandito po ang isa sa mga nakatalaga rito sa Alawituns, si ang kanilang chief accountant, si Mr. Arman Kabugatan. Sir. Okay. Kuya, kuya. Eh, koma. Okay. Last day, koma. Last day, koma. Last day, koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po ay isa sa mga nagtatrabaho dito sa Alawituns. Kung nagtatrabaho dito sa Alawituns na nagkakaproblema ngayon. Ngayon ay magpapasalamat ako dito sa mga aming mga kaibigan at kapatid.
na walang sawang nagbibigay sa amin ng ayuda para sa aming pangarap na kailangan. Kami po ay nahihiya na dahil sa tagal ng aming pag-iste dito na walang sahod. Ang aming pangangailangan ay hindi namin alam kung paano kayo makakasurvive dito kung hindi kami, kung wala kami natatanggap na sahod hanggang ngayon. Sa aking sarili po ay simula nung April 2020 up to this day ay mayigit isang taon na po. Ah, isang taon na. Pero isang beses lang po ako nakatanggap ng sahod. Kaya naghihirap na kami, nahihirapan ako ngayon sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Kung kaya't ako'y nagpapasalamat uli sa ating mga kababayan, mga kapatid na nagbibigay ng suporta sa amin. Ang hinihiling ko lang po ay makarating ito sa ating pamahalaan o sa ating gobyerno na sana'y matulungan naman kami. Na kung yung mga natitira dito ay hindi makahanap ng trabaho dahil sa maraming dahilan. Ang iba, walang Saudi Council. Ang iba, walang mga certificate. Ang iba, matatanda na. Yung mga overage na. Tulad ko na overage na na nahihirapan maghanap ng trabaho. Kaya gusto na naming umuwi na lang. Pero lumalapit kami sa aming sa ating konsulada, noon pa pong March, lumapit na kami na sana'y mabigyan kami ng exit visa. Hanggang ngayon ay wala pa. At yung itong may-ari ng hospital, sinabihan ako mismo. Ako mismo, nakausap ko siya na bakit hanggang ngayon ay yung ang karamihan po sa amin kasi ay expired na ang ikama ng dalawang taon, mahigit isang taon. Anim na buwan, expired na ang ikama. Sa akin, expired na ang ikama ko. Kaya pumunta ako, inarap ko ang may-ari kung bakit hindi pa ako napapauwi hanggang ngayon. Na-expired na ikama ko. Alam ba ninyo ang sagot sa akin? Ang sinagot niya sa akin ay, hindi kita mapapauwi, hindi ko maririn yung ikama mo, dahil black ang hospital. Ngayon, sinabi sa kanya, yung aking pera, ibig sabihin yung unpaid salary ko at saka benefits, hindi ba niyo ako mababayaran? Ang sagot sa akin, wala daw siyang ibabayad sa akin dahil walang pera. At sinabi niya sa akin na kung gusto ko umuwi, ay lumapit ako sa embassy, sa consulate, para ako makauwi. Pero lumapit naman ako sa consulate, hanggang ngayon, wala pa rin. Hindi pa rin ako mabigyan ng exit visa. Kaya nahihirapan na po ako. Ako po ay gusto ko magtrabaho muli. Kaya lang, kada kumpanyang puntahan ko, pag nakita nila yung age ko, overqualified ako, alam ko overqualified ako. Pero pag nakikita nila yung age ko, na 65 years old, ay umaayaw sila. Bakit? Kasi nga naman, baka after 1 year ay mag-resign na ako kasi matanda na ako. Pangalawa po ay may sakit na ako. Ako eh, may diabetic na, meron na akong blood sugar, nataas na ang aking uncontrolled blood sugar pala. At marami po akong sakit, kaya gusto ko na po makauwi. Sana naman, ang ating imbahada ngayon, o konsulada, matulungan kami. Ano ba ang silbi na pagkakaroon natin ng imbahada dito sa bansang Saudi Arabia o saan mang bansa kung hindi niyo tutulungan ang kapwa niyong Pilipino na namamroblema. Tulad ko ngayon. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo kami. Dahil kapag hindi niyo kami tinulungan, ito ay makakarating. Pag uwi ko sa Pilipinas, makakarating ito sa kinaukulan. Kahit na humingi ako na para makapag-opisina doon sa Malacañang ay gagawin ko para maiapaabot ko sa kanila ang nangyari sa amin ngayon.
Kaya yan po ang masasabi ko sa inyo. Sana po ay matulungan nyo kami na makauwi kami kagad. Dahil wala kaming kakainin dito. Hindi namin kaya mag-istipa dito ng ilang buwan na walang sahod. Marami pong salamat. Okay, narinig po natin, nakakalungkot po isipin, mga kaibigan. Narinig na po natin ang hinaing ng kanilang chief accountant na si Brad Armand Kabugatan na isa sa naantala at delay po ang kanilang sweldo for almost 1 year. Sa ngayon po, dahil patapos na po ang ating pamamigay ng ayuda, ay pakinggan po natin ang ating commissioner para sa update ng ating liga. At pakinggan po natin ang kanyang mensahe dato Khalid Barmay. Update po sa ating liga. Parabol po sa huling update sa ating liga, no? Dahil maraming nagtatanong at saka yung mga nakapag-register na mga teams. Inshallah po, pagkatapos ng Ramadan, hinihintay lang namin yung pagbubukas ng ating court dahil wala pa silang go signal. Huwag kayong mahinip, maghintay kayo at makakapagsimula tayo. Inshallah, pag nawala itong lockdown, pag nagbubukas na sila, ay mag-umpisa na tayo. Yung mga hindi pa nakapag-register, pwede pa kayo humabon. Open po ito. At saka yung mga non-Muslim ay pwede pong sumali. Mayroon kaming category po dyan. So abangan nyo po yung update sa ating page at ipopost po natin. So yun lang pong masasabi na. Maraming salamat po sa panonood at huwag niyo kalimutan i-like ang ating page in the agenda. Thank you. Okay. Pinapasalamatan po namin ang kinatawan ng NBA. Andito po sila ngayon. Kaway-kaway kayo sa likod. Andito po sila lahat ngayon, kaibigan. Ito po ay ang Maranao Basketball Association. Join forces, players, committees, coaches, coaches managers, ng iba't ibang mga managers and iba't ibang teams. So sabi ko po, nagtataka po kayo at wala kami ngayon sa aming playground at nandito po tayo sa harapan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa ating Deputy Sec ng United Bank Serenao Council na nag-guide. At inulit po namin na inihikayat namin ang lahat ng mga community groups, ball clubs, at lahat dito sa Jeddah, Makkah, lahat po ng dito sa Kingdom of Saudi Arabia na tulungan po natin sila. At inulit ko po, kami ay nagpapasalamat sa ating mga kaibigan sa Maranao Basketball Association. So ngayon ay kami po ay babalik na sa aming pinanggalingan sa Jeddah. So pakandud na Mirkano Buso Salam. Sa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo yung mga hindi nabigyan kasi nung una, manulang tayo.